Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akas na anak ni Hotam at apo naman ni Uzzias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na si Seer Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan siya sa may dulo ng pandaluyang tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka, at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang yan ay parang dalawang punong kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbabalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias. At kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukin natin at pasakupin. Papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria'y mahina pa sa Damasco na punong lunsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lunsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Dakila ang puon,
dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, parang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naranasan mo na ba ang tulungan? Yung mabigyan ka ng pagkakataon, no? O kaya naman, naranasan mo na ba ang tumulong? Yung magbigay ka ng pagkakataon kasi gusto mong maging maayos ang buhay, no? Maiangat ang buhay,
o pwede ng iyong pamilya, ng iyong kapatid o kaibigan, naranasan mo na po ba yun? Tapos yung para bang nag-effort ka, talaga yung concern mo, ibinigay mo, pero kalaunan nakita mo na hindi pinahalagahan yung tulong mo. Hindi nagbago. Literal na sinayang lang, no? Minsan nagbigay ka ng puhunan, nagbigay ka ng pangkabuhayan sa pag-aakala mo na talaga makakatulong ito sa kanya, no? Pero malalaman mo na parang wala nangyari. Hindi natin napipigilan na manghinayang at yung panghihinayang na yan ay umaabot dun sa punto na nasusumbatan tuloy natin yung tao na gusto nating tulungan. Minsan parang mahirap tulungan ng taong hindi pa kayang at hindi pa handa talaga na tulungan ang sarili, no? Ito marahil, sa tingin ko, no, yung maintindihan natin yung nararamdaman ni Jesus kung bakit niya nasumbatan itong mga taong naninirahan dito sa lugar ng Korasin, Bethsaida, Capernaum. So ito po yung mga pangalan ng lugar na kung saan ay maraming ginawang kababalaghan o milagro si Jesus. Pero babalikan natin, sabi, sinumbatan ni Jesus, no, ang mga bayan, ginawa niya ng kababalaghan dahil sa kabila nitong mga ito, hindi nagsisi, hindi nagbago ng kanilang ugali. Kung tayo po ba ang sasabihan nito, no, tayo ang ito, pinararating ito sa atin, no? Baka kasi nakakalimutan natin maraming bagay na mayroon tayo na minsan hindi mo pa hiningi, ibinigay na ng Diyos. Ang tanong ay, deserve ba natin talaga ang mga bagay na mayroon tayo? O wala lang? Eh kasi nga, minsan may ugali tayo na, eh, dapat lang tayong bigyan, dapat lang tayong tulungan. Karapatan natin yun, no? Parang ganun. Kaya hindi natin pinahalagahan. Kung sa atin nga, sasabihin, isa iyo po, no? Binigyan ka ng makakasama sa buhay, pinahalagahan mo ba? Binigyan ka ng maganda, mabait, na makakasama, napapangasawa, pinahalagahan mo ba? Binigyan ka ng trabaho, ang daming nawala ng trabaho sa panahon ng pandemya. Ikaw na may trabaho, ikaw na may hanap buhay, pinahalagahan mo ba? Eh kung sa iba'y binigay, no, para bang dito, no? Kasi marami dito, pag nagsisimba, dala-dala yung passport, dala-dala yung mga documents, mag-e-exam, no? Kung sa iba, ibinigay yan. No? At yun nga, magandang mapagnilayan. Sa tingin mo, susumbatan tayo ng Diyos kasi hindi mo nga ito, yung parang kung sa iba ibinigay yan, baka mas maayos ang buhay nila, eh. Eh ikaw na binigyan ng biyaya, saan mo ginagastos? Saan mo winawaldas? Ang daming sabong, sugal. Sasabihin mo, akin naman ito, eh. Pinagpaguran ko naman ito, akin ito, kaya ako may karapatan dito. Ulitin ko po, kung sa iba ibinigay yan, maka mas mapabuti pa.
So, pag-isipan natin ng mabuti, no? Kasi talagang gusto tayong ituwid ng Diyos, no? Gusto tayong turuan ng Diyos. Yung panunumbat, hindi lang yan basta sumbat lang. Ang panunumbat ay bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. Baka may pagkakataon, baka may time pa, no, para makita natin at ma-appreciate natin. At dahil doon, mas maging mabuting tao tayo sa paggamit ng mga ibinigay sa atin ng Diyos. So, habang may panahon pa, mapapawi naman lagi, no? Ang galit ng Diyos ay napapawi, hindi ito nagtatagal. Gusto lang niya tayong turuan ng leksyon. Gusto niya lang tayong disiplinahin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Matiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ang ating pong itutugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa naway masyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakad inamay, sa tanan ay nagbibigay buhay, niyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng pinamatayan ay sa isang dangal.